Oras, 4:04 ng umaga. Umaga na! Bango na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseserbisyo publiko. Balita! 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 Todong lakas! Mga ulat na masusing kinalap ng mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent, at Metro Patrol Volunteer. Sigurado at nangungusap ng mga balitang sinulat ng mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! Balita! Todong lakas! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Balita! Mula sa DWIZ News Center Manila, narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas. Balita, balita, todo lakas. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na naman po ng Biyernes, June 17, 2022. Thank God it's Friday, partner. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita hanggang alas 5 ng umaga. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ludivico. Balita, balita, todong lakas. Alamin na natin ang headlines sa balitang todong lakas. LTFRB, target na desisyonan ang mahirit na dagdag pasahe ng mga pampublikong transportasyon. Bantang tigil pasada ng mga jeep, inawat ng IAC. Pinas, pinakamaraming nai-stress na manggagawa, ayon yan sa Southeast Asia Survey. National Capital Region nananatili sa low-risk classification ng COVID-19. Pinakamataas na daily COVID-19 tally na itala ng DOH kahapon. Ilang ng mga Pilipinong nabakunahan na kontra COVID-19 na pumalo na sa mahigit 152 milyon. DILG nagbabala sa LGUs na magbibigay ng second booster shot sa mga hindi kwalipikado. Sa SUV driver, wala umanong basihan ayon sa PNP. Sorry ng suspect at tinanggap na ng security guard pero kaso tuloy pa rin. Water service interruption sa 20 barangay sa Las Piñas, pinalawig ng Maynilad. Bawas singil sa tubig, ipatutupad. Sa iba'yong dagat, China nangakong susuportahan ang soberanya at seguridad ng Russia. Sa ating sports news, Carlos Yulo nanguna sa 9th Senior Artistic Gymnastic Asian Championships sa Qatar. Sa ating latest sa showbiz, Janela Salvador at Marcos Patterson nagsalita na hinggil sa espekulasyon sa kanilang relasyon. Balita, balita, todong lakas! Muli, magandang umaga, Pilipinas. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Magiging maaliwalas ang panahon sa Metro Manila at buong bahagi ng Luzon, pero asahan na may thunderstorms pa rin sa hapon hanggang sa gabi. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren, posibleng umabot sa 24 hanggang 34 degrees Celsius ang agwat ng temperatura sa Tuguegarao dahil pa rin sa easterlies o hangin na nagmumula sa silangang bahagi ng Pacific Ocean. Wala namang inaasahang malawakang mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao, kaya magiging maaliwalas ang panahon sa umaga hanggang tanghali, habang mataas naman ang mga isolated rain shower sa hapon hanggang sa gabi, dulot ng localized thunderstorm. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 26 hanggang 33 degrees Celsius, habang sisikat ang haring araw mamayang 5:27 ng umaga at lulubog ito mamayang 6:26 ng hapon. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na makakapagpalabas sila ng desisyon kaugnayan sa hirit na dagdag pasahe sa ilang transport group bago matapos ang buwan. Inihayag ni LTFRB Executive Director na si Maria Cristina Cason na may kahilingan din umano ang mga jeepney operators na maging 2 pesos and 50 centavos ang kada kilometro. Una nang sinabi ni Cason na pinag-aaralan pa ng LTFRB ang hirit ng ilang transport group na dagdagan na 5 piso ang minimum na pasahe sa mga public utility vehicles sa bansa. Samantala, nakatakda namang isagawa ang pagdinig sa naturang petisyon na sa 20 o 28 ng Hunyo.
Samantala, maghahain ng karagdagang 20 pesos provisional fare increase sa pamasahe ang Philippine National Taxi Operators Association para masolusyonan ang patuloy na pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Philippine National Taxi Operators Association President Bong Suntay na sa ngayon ang flag down rate sa pamasahe ng mga taxi ay 40 pesos kasama na dito ang succeeding meter. Pero kung maa-aprubahan ang kanilang hiling ay malaki ang maitutulong nito para sa mga driver at operators. That way, hindi na rin kailangan i-calibrate yung mga meter ng mga taxi because that's an additional expense. It's a long process rin. So by asking for a provisional fare increase of 8+20, hindi ganun kalaki yung impact, yung epekto sa mga mananakay. At the same time, mas mabilis natin may implement. Ayon kay Suntay, hindi magiging mabigat at mas mainam ito para sa mga taxi drivers dahil sa liit ng kanilang kinikita sa pamamasada. Nabatid na nasa 400 hanggang 500 piso na lang ang kanilang naiuuwi o kinikita. Bunsod ng COVID-19 pandemic, walang puknat na pagtaas ng presyo ng langis at patuloy na bakbakan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinabi ni Suntay na sa susunod na linggo ay kanila nang ihahain ang kanilang hiling hinggil sa taas pasahe sa mga taxi. So, yung mga masisipag natin drivers, hanggang 6 hours bumabiyahe, kaya talagang nakakaawa na rin sila. In fact, madami tayong drivers nang naghahanap rin ng mga ibang pagkakakitaan na hindi na sapat. Totoo. We will hope na aktuhan kaagad ng LTFRB. Yan ang tinig ni Philippine National Taxi Operators Association President Bong Suntay sa panayam ng DWIZ. Inimok naman ng Interagency Council on Traffic o IAC ang mga jeepney driver at operator na ikonsidera ang kanilang planong magtigil pasada sa gitna ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay IAC Chief na si Charlie Del Rosario, sa halip na tumigil sa pamasada, dapat magkaloob ng serbisyo publiko ang mga operator at driver sa mga commuter at kumilos alinsunod sa kanilang prangkisa. Ibinabalansi naman anya ng LTFRB ang ekonomiya at pangailangan ng mga tsuper at mananakay sa pamamagitan niya ng pag-aproba sa pisong provisional increase sa minimum fare. Iginiit ng mga transport group na dagdagan pa ang pasahe, lalo't palaki ng palaki ang gastos nila sa crudo habang lumiliit ang kanilang kita kada araw. Hinikayat naman ni Del Rosario ang mga transport group na bigyan pa ng kaunting panahon ng pamahalaan na magdesisyon sa hirit na panibagong fare hike dahil taong bayan ang mahihirapan kung agara ng pagpapasya. Una nang inihayag ng LTFRB na kanilang didesisyonan ang naturang hiling na panibagong dagdag pasahe bago ang pagtapos ng termino ni Pangulo Rodrigo Duterte sa Hunyo at 30. Papalo na sa mahigit 23 milyong mga pasahero ang naserbisyuhan na ng libreng sakay simula March 28 hanggang June 15. Batay sa anunsyo ng pamunuan ng Metro Rail Transit o MRT Line 3, nakapagtala ang MRT 3 ng mahigit 5 milyong mga pasahero na nakinabang sa libreng sakay sa unang 15 araw ngayong buwan. Habang nakapagtala naman ang mahigit 18 milyong mga pasahero ang nakalibre sa pamasahe sa unang 2 buwan ng programa. Samantala, magtatagal din hanggang June 30 ang libreng antigen testing sa MRT 3 para sa mga voluntaryong pasahero. Sa gitna naman ng hindi maawat na oil price increase, isang fuel tanker na may kargang 2 litro o 20 litro ng gasolina na nagkakalagayan ng 1.5 million pesos ang na-hijack sa bayan niya ng Sariaya, Quezon Province. Apat umanong sospek ang nangharang sa isang truck na pag-aari ng 4M Transport Intel Corporation habang patungo sa Lucena City mula sa Alora Depot at sa barangay ng Kastanya sa Sariaya. Kinilala ni Quezon Province o Quezon Provincial Police Office Director na si Colonel Joel Villanueva ang tatlo sa mga suspect na sina Vincent Reyes, nakalaunay na aresto,
Philip Magtanggol at isang alias Jolly. Nasa kote si Reyes sa tulong ng kanyang cellphone na naiwan sa loob ng truck habang sina Magtanggol alias Jolly at isa pang hindi kilalang salarin ay pinaghahanap pa rin. Tinutukan umano ng baril nina Reyes ang driver ng truck bago ito itinali at piniringan at iniwan sa gilid ng kalsada. Na-recover naman ang fuel tanker sa barangay Manggalang Batilan o Bantilan matapos ang follow-up operation. Sa oras na 4:15 ng umaga, magbabalik po ang balita ang Todong Lakas. Balita, Todong Lakas! Sa oras na 4:19 ng umaga, nagbabalik po ang balitang Todong Lakas dito sa DWIZ 882. At kami pa rin po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ludivico. Sa iba pa nating mga balita, isinara na ni incoming Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang pangako ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na ibaba sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Inamin ni Estrella na nakausap na niya ang ilang kapwa magsasaka at inihayag ng mga ito na hindi kakayaning maibaba sa 10 piso ang kada kilo ng farm gate price. Hanggang 14 pesos anya ang kayang presyo sa farm gate at pagdating sa miller hanggang sa retailers ay maaaring umabot sa 28 pesos ang kada kilo ng bigas. Nilinaw ng incoming secretary ng Department of Agrarian Reform na kakayanin naman sa mga susunod na panahon na ibaba ang presyo kung magiging mas moderno ang farming technology sa bansa. Sinasabi ni outgoing DAR Acting Secretary Bernie Cruz na sa second quarter ng 2023 maibaba ang presyo sa pamamagitan ng mega farms. Samantala, inihayag ni Estrella na isa sa kanyang ipaprioridad ang investigasyon sa pag-aresto sa Tinang 91 o grupo ng mga magsasaka, land reform advocates, media at estudyante sa Hacienda Tinang sa Concepcion Tarlac. Kung patatagalin anya ito ay maaaring magresulta ito sa karahasan na maaaring hindi makontrol. Sa gitna ng kaliwat ka ng krisis sa mundo, nakita pinakamaraming stress na manggagawa at empleyado sa Pilipinas kumpara sa iba pang bansa sa Southeast Asia. Ito ang lumalabas sa State of the Global Workplace 2022 report ng Gallup, isang global analytics at device firm kung saan 50% ng 1,000 respondents na Pilipino na nagtatrabaho ang nakakaramdam ng stress isang araw bago ang interview. Pumangalawa naman ang Thailand na may 41%, Cambodia na may 38%, Myanmar na may 37%, Vietnam na may 35%, Singapore na may 34%, Laos na may 32%, Malaysia na may 27%, at Indonesia na may 20%. Alinsunod sa labor code, karaniwang 40 oras kada linggo ang trabaho ng isang normal na empleyado habang nakatali sa hanggang 570 pesos per day ang minimum wage sa Metro Manila na pinakamataas sa buong Pilipinas. Ilan sa mga batayan ng mataas na stress level ang hindi patas na trato sa trabaho na pinakamalaking source ng burnout sa trabaho na sinunda naman ng dumaraming workload, malabong komunikasyon sa manager, kawalan ng manager support at hindi makatarungang time pressure. Sure. Dahil din yan sa baba ng sahod at taas ng inflation rate na pinakamataas ngayon simula noong November 2018, nadagdagan umano ang stress ng mga Pinoy kaya't mayroong mga naghahanap pa ng dagdag trabaho ang yung iba partner o may extra. Pinayuhan naman ng Gallup ang mga manggagawa na bukod sa trabaho, maghanap ng maayos na boss, lalo't ang limang sanhi ng work stress ay madalas nagmumula sa mahinang lider sa trabaho. Balita, sa iba pang mga balita, nilinaw ni Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes na hindi lamang solusyon ang pag-aangkat ng isda upang mapataas ang supply nito.
Sa gitna ito ng batikos ng grupong pambansang lakas ng mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya na ang pag-fish importation ay maaaring magdagdag ng pasanin sa mga lokal na mangingisda. Iginigiit ng pamalakaya na dahil sa pag-aangkat ay maaari nitong bawasan ang halaga ng local fish production na magpapalala sa kanilang pakikibaka sa gitna ng walang prenong oil price increase. Gayunman, ipinaliwanag ni Reyes na kailangang isulong ang pagtatayo ng mga infrastruktura na kailangan ng mga lokal na mangingisda upang matulungan silang madagdagan ang huling isda. Samantala, hinimok naman ng DA ang susunod na administrasyon na maglagay din ng premium sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para madagdagan ang supply ng isda. Nanindigan ng Department of Agriculture sa desisyon nitong mag-angkat ng isda sa kabila ng pagtutol ng grupo ng mangingisda na pambansang lakas ng mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya. Binigyang din ng DA na mahalagang makapag-angkat ng isda upang matiyak ang food security sa Pilipinas at pambalanse rin ito ng pamalaan para patatagin ang supply. Ayon kay DA Assistant Secretary Noel Reyes, ikinukonsidera ng kagawaran sa pag-aangkat ang inaasahang kakulangang 90,000 metric tons ng isda para sa 2022. Kauntian niya ang mga nahuhuling isda sa ating karagatan at bagaman maraming isda, may kakulangan naman sa mga infrastruktura gaya yan ng mga cold storage facility. Bukod sa kaunti ang huling isda, isa rin sa dahilan ng kakulangan ng supply ang close fishing season sa Davao Gulf at Visayan Sea, Sulusi, maging ang Northern Palawan. Samantala, 3 sa bawat 10 Pilipino o 34% ang naniniwalang humirap ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na isang taon. Batay ito sa Social Weather Stations o SWS Survey sa 1,440 respondents noong April 19 hanggang 27. Lumabas din sa survey na 32% ng mga respondent ang nagsabing bumuti ang kanilang pamumuhay, habang 34% pa ang nagsabing walang nagbago. Ang nasabing bilang ay mataas ng 14 points sa negative 16 noong December 2021. Gayunman, kapos ito ng 20 points o below pre-pandemic level na very high positive 18 na naitala noong December 2019. Abot naman sa mahigit kalahating milyong kabataan ang maituturing na child laborer sa bansa. Ayon sa Department of Labor and Employment, sa huling datos ng Philippine Statistic Authority o PSA, sa kabuuang 597,000 na mga kabataan, karamihan dito ay mula sa Regions 10, 5, 7, 4A, maging ang BARM, bunsod yan ng kahirapan. Sinabi pa ng DOLE na ang mas mataas na bilang ng child laborer ay dahil na rin sa COVID-19 pandemic at mataas na presyo ng bilihin sa bansa. Sa iba pang mga balita, umabot sa 425 ang karagdagang COVID-19 cases ang naitala ng Department of Health kahapon. Ito na sa ngayon ang pinakamataas na daily tally sa nakalipas na 2 buwan simula ng makapagtala ng 690 new infections noong April 3. Dahil dito, bahagya pang umakyat sa 3,462 ang aktibong kaso kahapon mula sa 3,211 noong Miyerkules, habang sumampa na sa 3,694,529 ang total cases. Nangunguna pa rin ang National Capital Region sa may pinakamataas na bagong kaso na 1,761 sa nakalipas na 2 linggo, na sinunda ng Calabar Zone 518, Central Luzon 277, Western Visayas 266 at Central Visayas 136. Nananatili sa low risk classification ng COVID-19 ang National Capital Region. Ito ang nilinaw ng Department of Health o DOH kung saan taliwas sa napaulat na nasa moderate risk ang Metro Manila. Ipinabatid ng kagawaran na bagamat nakapagtala na ng positive 2-week growth rate ang naturang rehiyon o 2 linggong pagtaas sa mga kaso ng COVID-19, mababa pa rin ang ADAR o average daily attack rate nito. Ang ADAR ay tumutukoy sa incident
residente nang nagpapakita ng average ng bilang ng mga bagong kaso sa bawat 100,000 na mga katao o bilang ng mga katao. At samantala ay nanatili pa rin mababa ang healthcare utilization rate ng naturang rehiyon. Sa oras na 4:28 ng umaga, magbabalik po ang balita ang todong lakas. Balita, 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 todong lakas. Sa oras na 4:35 ng umaga, nagbabalik po ang balita ang todong lakas dito sa DWIZ 882. At kami pa rin po ang inyong makakasama hanggang alas 5 ng umaga. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ludovico. Balita, balita, todong lakas. Partners, saan pa nga ba tayo maaaring bisitahin ng ating mga viewers at mga listeners? Ayan, syempre para sa karagdagang pa nating mga balita, huwag niyo pong kalilimutang bisitahin ang aming website na www.dwiz82am.com, maging sa aming Facebook, Twitter at YouTube account na DWIZ82. At tayo rin po ay napapanood via test broadcast sa Digital Free TV Channel 23 o IZTV. At available rin po kami sa digital TV devices gaya ng ABS-CBN TV Plus, GMA Afford the Box, Zuli TV at iba pang digital TV receivers. At partner, sabayan din po tayo napapakinggan sa lahat ng Aliyo Broadcasting Corporation Provincial Radio Stations nationwide sa Davao, Iloilo, Dagupan, Cagayan de Oro, General Santos, Naga, Legazpi, Palawan at Tacloban. At partner, syempre batiin na natin ang ating mga supporters. At syempre unahin muna natin partner ang ama ng ating himpilan na si Boss Edgar de Cabang. Ayan, happy happy weekend po. At syempre, good morning din sa ating mga suki. Nandiyan si Rowena Pormiento Inot. Diyan sa Quezon, Tagbina, Surigao del Sur. Nandiyan din si Clydel James. Maraming salamat ha, sa paikinig. Roberto Aguinalde. Maraming salamat din sa ating Cavite, si Simeon Olasco. Sa Laguna, nandiyan si Miss Lindina Araneta. Sa ating Japan, si Miss Andy Andrea Jong. Nandiyan din si Eric Pineda, Bong Santos, Marites Sacondo. Si Tatsuki Chiba, si Tata Chiba, partner ayan, na ayan, good morning po. At syempre, present din si Shenlee Shenmar. Nandiyan din sa Taiwan, si Johnson Tan. Sa ating Davao, nandyan si Anthony Abrina, si Tommy Bandin at si Eagle Clint Fernandez. Nandyan din si Bien Briones, naikinig din si Estrelita Siriban, si Mirna Noguchi, Lino Sinong, Marlon Redulia, si Alfredo Impredo, si Renato Malto, R. Castile at si Romy Sampuang. At happy weekend din kay Mark Puntalba at sa buong Puntalba family, kay Tita Ems at kay Kuya JC. At happy Friday din kina Roberto Clemente dyan sa Kalumpit, Bulacan. Kay Richard Romakin, good morning po sa mga kagandahang anchors. Maraming maraming salamat po. Kay Marjorie El Salvador, happy Friday din po. Kay Daboy Daboy, good morning din. Gayun din kay Adornado Pareno, kay Renz Jerome Oligo, at kay Sir Ernesto Berme Jr., kay Rolando Rivera, at kay Jeremiah Ilan. Ayan, watching daw from West Florida, USA. Ayan, magandang magandang umaga po. Gayun din kina Ma'am Eva Arnborg Firstberg, at kay Sac Ed Spears, kay Nelson Malinaw, kay Ma'am Annette Allegri D., good morning po. Kay Marcelino Mojica, kay Ning Absede De Leon, good morning Aloha. Din po. Gayun din kay Tagumpay De Guzman, kay Louis Candelaira at Sigfredo Lopez dyan sa Winnipeg, Manitoba, kay Retlo Terax Oyangurin, Sevilla, kay Engel Balagtas, kay Eric Garcia, at kay Frey Mossad at Derek Mateo. Ayan, good morning po at happy Friday. Samantala, partner, alamin pa natin ang iba pang mga balita dito sa BTL Balita ang Todong Lakas. Balita, balita, todong lakas! Kumpiyansa ang Department of Trade and Industry o DTI na hindi ibabalik sa mas mahigpit na Alert Level 2 ang National Capital Region o NCR. Ito ay sa kabila ng muling pagtaas ng bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa rehiyon. Matatanda ang sinabi ng Department of Health na kahit pa tumaas ang lingguhang kaso ng COVID-19 sa NCR, ay mababa pa rin ang utilization rate ng healthcare facilities. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, ang pagpapalawig ng Alert Level 1 sa Metro Manila ay malaking tulong upang mapanatili ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Papalo na
nasa mahigit 152 million doses ang kabuuang bilang ng COVID-19 vaccines na naiturok na ng pamahalaan sa buong bansa. Batay sa inilabas na datos ng National Vaccination Operations Center o NVOC, nasa 67,531,209 na doses ang naiturok na para sa first dose, habang nasa 62,738,634 naman ang naiturok na para yan sa second dose. Samantala, nitong Miyerkules, nasa 220,000 ang daily jabs na nagawa ng pamahalaan. Una nang sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe na kung magpapatuloy ang pagpapalakas ng vaccination program, posibleng maabot ang target na 77 million na fully vaccinated Filipino bago matapos ang Duterte administration. Sa oras na 4:41 ng umaga, labas muna tayo ng himpilan. Tanggap tayo ng ulat mula sa ating Metro Patrol reporters. Metro Patrol reports! Alamin natin ang palengke report ni Metro Patrol Tata Ray Abelia. Tata Ray, good morning! Okay, maraming salamat, Jenny and Naya. Gayun din sa ating mga tagapakinig. Anyway, Pasiga Mega Market, para makumpleto o Ricardo, unatin ang mga prutas muna natin, ano? Para healthy. Alright. Ang saging na saba, ay 50 ang kada kilo. Sa avocado, napakamahal, 160, ano? Sa avocado po yun. Sa saging lakatan ay 70, ha? Ang sagi namang latundan ay 60, mababa ha, ang sagi na latundan. While ang papaya, 60, ang pinya, malalaki, 80, no, 1 piraso. Ang manggang inog, 150, baka mansanas, 35 na po ang 1 piraso. Alright, sa bigas naman, ang wild mid rice ay 38 hanggang 40, no. Mild rice naman ay 50 hanggang 58 at malakit naman ay 65 hanggang 70 ang malakit. Then sa manok, aba, walang pagbabago, 180 pa rin po ang kada kilo ng manok. Sa baka naman, 380 pa rin at 320 naman ang buto-buto. Dumako tayo sa baboy, 330 po ang laman. Ba, mababa ang buto-buto, 240 naman ang kada kilo. Sa mandaga tayo, ang tulingan ay 220 ang kada kilo. Tambako naman ay 240, ano? Dili, 160, 400 ang sap-sap, salay-salay naman, salay-salay. 300 po, ang lapu-lapu, ha? Eh, maliliit ito, ha? 360 ang kada kilo. Well, ang presyo ng bangus, 240 pa rin ang kada kilo, 140 naman ang tilapia, kamasa, ay malaki ha. Ang gigi, ababay 240 pa rin ang gigi ha. Alumahan, 220, alimasag, napakamahal. 550 po ang kada kilo, no? Ang ipon ay malaki naman ay 420. Alright, sa gulay. Ang siling na buyo, 200 pa rin, ha? Kada kilo, 80 ang talong. Ang palaya, 100 ang kada kilo. Ha? Ang kerot, 20, matas ang kerot. Sayote, 40, cauliflower, 120 ang kada kilo. Patata, 75 pa rin. Ha? Ang chicharo, 200. Ang kamatis, ba, mahal ang kamatis, ha? 100 ang kada kilo. At ang bangong naman ay 120. Hindi makapagsarsyado, Tata Ray. Po. Di makakapagsarsyado, mahal ang kamatis. Oo nga. Ay, talaga, gintong-ginto po. Nagtataka naman ako, sa imang palingki, mura. Ah, may 70. So, ibig sabihin, maaari siguro yung mga dinadala na natin mga Medellin, no? siguro sa dami. Pagkakunti siguro, mahal po siguro po yan po, Jillian. No? So, para maaari, sama natin ang Sampaloc, ano? 60 ang kada kilo ang broccoli trim, ha? Mahal ang broccoli trim, 150 pa lang kada kilo. Sa sukal, ha? Dumako tayo, refined white, 68 ang brown,
ay 56. Yung UAS naman ay 54. Yan ang ating batay presyo sa Pasig Mega Market sa siyudad ng Pasig City. Ito ang Metro Patrol. Tataray! Aragones, Abelio na Gosempi lang may tudulo ka, CWIC. Balita, tomong lakas! Maraming salamat, Tataray Abela. Yan ang ating kompletos recados ng Palengke Report. At sa oras, alas 4.45, dakuha naman natin ang mga ulat sa probinsya. Ronda, probinsya! Ito, alamin natin ang sitwasyon dyan sa Cabanillas sa Sur na iahatid ni Melvin Machado. Melvin Marinaga. Marinaga. Patay ang barangay kagawad na si Sherma Bidel Ihakub, 38 taong gulang, residente ng barangay Bulawan, Erusin, Sorsogon, na akong alas 8.20 ng umaga kahapon matapos itong pagmamarilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Ayon sa ulat ng PNP, binamaneho ng biktima ang kanyang tricycle at binabaybay ang kahabaan ng National Highway ng barangay Gabaw, Erusin, Sorsogon ng pagmamarilin ng hindi pa kilalang suspect, kasama ng biktima ang kanyang asawa na nakasakay sa tricycle. Nagtamo ng ilang tama sa katawan ang biktima na agad nitong ikinasawi. Nagpapatuloy pa ang follow-up investigation ng mga otoridad sa naturang insidente. Mula sa Bicol, Melvin Machado, nagulat sa Empilang may todong lakas, DWIZ. Maraming salamat, Melvin Machado mula Bicol. Dumako naman tayo sa Ilocos Norte. May balitang ihatid mula dyan si Ronald Domingo. Ronald, magandang umaga. Yes, magandang umaga, kasamang haya, kasamang jelly. Naniniwala si Governor Macho Marcos Manotok na mas maunlad at mas maganda ang pamumuhay sa lungsod ng Batac sa susunod na 3 taon. Ito'y dahil ang susunod na Pangulo ng Bansa na si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mula sa nasabing lungsod. Kaugnay nito, hindi kayat ng gobernador ang mga punong barangay sa lungsod ng Batac na hindi mahiyang iparating ang kanilang mga kahilingan. Inihayag niya na siguradong pagdating ng katapusan ng buwan ng Hunyo ay marami na ang mga kahilingan mula sa iba't ibang lugar, kung kaya't kailangan ngayon pa lamang ay magawa na nila ang kanilang listahan para mas maaga niyang iparating sa susunod na Pangulo ng Bansa kung hindi kaya ng pamahalaan panlalawigan. Samantala, ipinalam ni Governor Manotok na ang mga nais niyang maunang tutukan ng lalawigan ay agrikultura, turismo at trabaho. Idinagdag niya na bilang gobernador ng lawigan ay buo ang kanyang suporta sa mga kaugnayan sa kabuhayan at kita ng mga kababayan. Balita mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para Simpilang may tudong lakas, DWIZ. Balita, tudong lakas! Salamat, Ronald Idol Domingo, dyan sa Ilocos sa Norte. Ito, partner, sabi ni Miss Andy, si Miss Andrea Jong, ang alimasag kung 550 ang kilo ay konti lang daw ang piraso ng mga kuha noon. Eh, karamihan daw doon, puro shell na, tapos yung halos kalahati itapon dahil nasa puro shell. Sabi niya, hindi na daw siya bibili at magtitiis na lang daw siya sa isda. Siyempre, mas healthy din naman yun, no? Ang isda. At siyempre, magulay ka. Eh, kaso, ang mahal nga ng isda din ngayon, Miss Andy. Nako, dyan ba sa inyo, sa Japan ba, magkano ba ang, expensive ba ang presyo ng isda dyan? At siyempre, sa oras na alas 4.49, magbabalik po ang Himpilang May Todong Lakas, ang DWIZ. Balita, todong lakas! Sa oras na 4.50 ng umaga, nagbabalik po ang BTL Balitang Todong Lakas dito sa DWIZ 882. At kami pa rin po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ledivico. At partner, habol ko lang itong mga bumabati sa atin sa YouTube. Nandyan si Marcella Esguera dyan sa Quezon. Good morning po. Kay Raymond T, kay Marilyn Punzalan at kay Janet Gambao. Ayan, good morning at happy Friday po. Eto, habol ko rin to partner.
Si Kim Lu, sabi niya, good morning daw kay Ernie Cristales. Ayan. Good morning din. Ito, yung kabiyak ni Ate Yasmin, ang ating communication assistant. Nakikinig din yata dyan si Mr. Melchor Laison. Ayan, good morning, good morning. Siyempre, po. Siyempre, good morning din, Boss Jeff Jefferson Manalo. Maraming salamat din sa paikinig. Tita Edna Junio ng Marikina, ang Pamilya Valle partner sa Cavite na nakikinig din sa atin. Si Tita Elves, Elvira Valle, si Injira Manuel. Andyan din si Manuma Via at Mara. At Mara, pagaling ka. Mm-hmm. At good morning din si Jalon Jaylon. Nandiyan din si Miss Tizen Biruman ng Orani Bataan. Si Susan Jeronimo, Angelo Redaha. Si Michael Angelo Tiu. Nandiyan din si Mon Samson, kasamang tropang Extra Rice partner. Nandiyan din ang Norlia, si Norli Santos. Maraming salamat din sa paikinig. Ramona Badillo ng Santa Rosa, Laguna. Nandiyan din si Marlene Pepito Mamiluto ng Tondo. At si Mami Virgie Jarvis dyan sa London partner. Nandiyan din si Radzki Taiza. Siyempre, good morning din, Lola Cora, Corazon, Mayuga, maraming salamat. Ayan, happy, happy weekend din. And shout out daw kay Mark Justin Pantalyon, sabi ni Ate Hiyas. Uy, nakikinig din. Ilang taon na ba ito, Ate Hiyas? Pwede na ba namin ibenta to? Okay daw, okay daw. Oh, pwede daw ibenta. Ayan, maraming good morning po. At sa oras na 4:52 ng umaga, alamin pa natin ang iba pang mga balita sa Balitang Todong Lakas. Balitang Todong Lakas. Kumpiyansa ang Department of Trade and Industry o DTI na hindi na ibabalik sa mas maigpit na Alert Level 2 ang National Capital Region o NCR. Ito ay sa kabila ng muling pagtaas ng bilang na matinamaan ng COVID-19 sa rehiyon. Matatanda ang sinabi ng Department of Health na kahit pa tumaas ang lingguang kaso ng COVID-19 ay mababa pa rin ang utilization rate ng healthcare facilities. Inirekomenda ni Senator Sonny Angara na magsagawa na lang ng dialogo ang IATF at Cebu Provincial Government. Ito'y upang maiwasang umabot pa sa korte ang usapin sakaling magmatigas ang IATF at Cebu LGU sa kani-kanilang paninindigan hinggil sa mandatory at opsyonal na pagsusuot ng face mask. Ayon kay Angara, nauunawaan niya si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa pag-i-issue ng patakaran ukol sa opsyonal na pagsusot ng face mask sa kanilang lalawigan. Ito'y dahil nakasalalay ang kanilang income sa turismo, kaya't bumubuo ito ng proactive policy sa pagsusot ng face mask. May basehan din naman anya ang hakbang ng gobernador dahil kapag tiningnan ng ibang mga bansa tulad ng Europa at Amerika at Asia, gaya ng Indonesia o sa Indonesia, ginawa na lang optional ang pagsusuot ng face mask. Mayroon naman din na siyensya na sumusuporta sa optional na pagsusuot ng face mask sa outdoor area, pero ibang usapin na sa matataong lugar kung saan mahirap ipatupad ang social distancing gaya sa bus stop, sakay ng jeep, tren at palengke. Sa iba pang mga balita, tinanggap na ng security guard na si Christian Floralde ang paghingi ng kapatawaran ng SUV driver na sumagasa sa kanya. Gayunman hindi anya ito nangangahulugan na iaatras na niya ang kaso laban sa suspect na si Jose Antonio San Vicente, driver ng Toyota RAV4. Salamat na lumabas na po siya, na humarap na po siya sa lahat, sa media. Salamat na rin po sa paghingi niya ng sorry, sa public apology niya, pamilya ko. Pero hindi naman ito sabihin na porque tinatanggap ko na po yung sorry niya. Napapatawad ko na po siya, pero yung kaso po, tutuloy ko pa rin po yung kaso. Kailangan harapin niya rin po yun. Nilinaw naman ni Floralde na wala pa silang out-of-court settlement ni San Vicente dahil isang beses pa lang niya nakausap ang abogado nito. Pagkapasok ko po sa ospital, nabanggit po sa akin ng kapatid ko, habang ako yung nasa ICU po, may dalawang lalaki daw po, abogado sa babao na gusto daw ako kausapin. Eh, mahigpit po sa ospital, bawal po yung mga kahit niya akong kamag-anak po. Kahit niya ako yung anak ko po, hindi ako nakita noon nung araw na sa ospital po ako. Yan ang tinig ng hit and run victim na si Christian Floralde sa panayom ng DWIZ. Balita, balita, todong lakas. Balita sa ibang bansa. Balita sa ibang dagat, alamin natin ang iulat ni Ate Kim Gomez.
Muling inihayag ng China na kanilang susuportahan ng ang seguridad at soberanya ng Russia. Nangako si Chinese President Xi Jinping kay Russian President Vladimir Putin na paninindigan nito ang kanyang suporta kasabay ng pananakop ng Russia at ng Russia sa Ukraine. Ayon kay Xi, handa ang kanilang bansa para palakasin ang strategic coordination nito sa Russia sa kabila ng kinakaharap na umano'y unlawful sanction ng iba't ibang mga bansa. Sakop na nasabing kooperasyon ng China sa Russia ang enerhiya, pinansyal, transportasyon at iba pang sektor. Matatanda ang tumanggi ang China na kondenahin ang massive military assault ng Moscow sa Ukraine dahilan para akusahan ng ibang mga bansa ang China sa pagbigay nito ng diplomatic support sa Russia. Para sa balita sa labas ng bansa, ako po si Kim Gomez. Sa Sports! Alamin natin ang detalye ng sports news mula kay Allen Ibanez. Allen! Nangunguna sa 9th Senior Artistic Gymnastics Asian Championship si Pinoy World Champion Carlo Yulo na ginanap sa Aspire Dome sa Doha, Qatar. Umabante sa individual all-around si Yulo kasama ng pommel horse at rings matapos ang day 1 sa tatlong apparatus gymnastics. Dahil dito, umakyat ang Filipino athlete sa floor exercises na mayroong score na 14.800 points kung saan naging world champion din si Yulo taong 2019. Samantala, muling sasabak sa vault, parallel bars, horizontal bar si Yulo upang madetermina ang gold medal sa all-around event. Para sa sports news, ako po si Alin Ibay. Sa entertainment, a trending news. Ay, eto na, nagsalita na si Janela Salvador at Marcus Patterson hinggil sa spekulasyon sa kanilang relasyon. Sa naging pahayag ni Janela, sinabi niya na okay at aware sila tungkol sa kumakalat na isyong hiwalay na sila ni Marcus. Ayon kay Marcus, maayos ang kanilang relasyon ni Janela at higit pa siyang natututo sa lahat ng bagay sa buhay, gawain, relasyon, maging ang pagiging ama kay Baby Jude. Dagdag pa ni Marcus, masaya siya dahil nakabalik na sa trabaho si Janela, kung saan na proud siya sa bagong project ng aktres. Nanawagan naman sa mga netizen ang dalawa na itigil na ang isyong ibinabato hinggil sa kanilang relasyon at irespeto ang kanilang privacy. Balita, tomong lahat! Ayan, at habol ko lang to partner, si BBM Calgary, si Christopher Lawrence Dalisay, si Daboy Daboy at si Roberto Briones. Ayan, happy weekend po sa ating lahat. At partner, may hababatiin ka pa ba? Wala na partner, ubos na ang listahan natin. Ayan, at pinapasalamatan po namin ang mga bumubuo sa aming istasyon sa panguna ng aming boss na si Mr. Edgard A. Cabangon, Sir Vic Dalion Lima at Sir Bert Mozo. At sa aming tech on duty, nandiyan naman si Engineer Daniel Tenco, si Engineer Wener Contihino, si Engineer Jeric Barreto, Engineer Fred Belamala, at si Engineer June Aguba. Sa ating news writers, nandiyan si Nadruna Sino at Angelica Doctolero. At sa ating social media assistant, nandiyan naman si Aline Ibanez at si Ate Kim Gomez. At ating communication assistant na si Yasmin Pantalyon. At sumayin niyo ang mas todong lakas na pagbabalita na inyong napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ludivico. Samahan niyo po kami ulit sa Lunes sa Balitang Sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1, abangan ang susunod na programa na Ratsyada sa Umaga kasama si Drew Nasino. Magandang umaga at maraming salamat. Balita, tormahan.